Ano nga ba ang papel ng Vice-Presidente sa gobyerno? Noong nakaraang Lunes, sa kanyang weekly late-night public address, binatikos ni Pangulong Rodrigo Duterte si Vice-President Lenny Robredo matapos sabihin ng Vice-Presidente na dapat dumaan muna sa tamang proseso ang dumating na Sinovac vaccines para matiyak ang kaligtasan ng mga health workers. Ang ganitong eksena ng Pangulo laban sa Vice-Presidente, pati na sa mga membro ng oposisyon ay hindi na bago. Ano ba talaga ang tungkulin ng isang Vice-President sa ating gobyerno? Walang itinakda ang ating konstitusyon na trabaho o gawain ang BP kung hindi maging tagahalili ng Pangulo kung sakaling maganap ang apat na kaganapan. Ito ay kapag nagbitiw sa tungkulin, namatay, natanggal o nawala ng kakayanan ang ating Pangulo. Ang layunin ng ganitong sistema na pinapairal ng konstitusyon ay upang matiyak na may agarang Pangulong papalit kung sakaling mangyari ang apat na kaganapan. Tinitiyak din ng sistemang ito ang isang mabilis, maayos, mapayapa at demokratikong pagpalit ng pamahalaan. Mapayapang humalili at pumalit bilang Pangulo, sina Vice President Sergio Espina Sr., Elpidio Quirino at Carlos Garcia nang namatay sila Pangulong Manuel Quezon, Manuel Rojas at Ramon Magsaysay. Humalili at naging Pangulo naman si Vice President Gloria Macapagal Arroyo nang nagbitiw sa tungkulin si Pangulong Erap Estrada. Kaya wala naman duda at debate na si Vice President Lenny ang papalit at hahalili bilang Pangulo kung sakaling may mangyari kay Pangulong Duterte o maganap ang alin sa isa sa apat na kaganapan. Ito ang tinakda ng konstitusyon. Ito ang masusunod at hindi ang kagustuhan ni Pangulong Duterte o ninuman. Ang Section 9, Article 8 of 1987 Constitution ay hango at kinopya sa US Constitution Section 2, 25th Amendment na naging epektibo noong 1967. Ang pagkakaiba lamang ay kung sino ang pupwedeng ihalal na Vice President. Sa ating konstitusyon, tanging membro lamang ng Kongreso ang pwedeng ihalal ng Pangulo bilang Vice Presidente. Sa Amerika, kahit hindi membro ng kanilang Kongreso ay pwedeng ihalal bilang Vice President. Matatandaan na ito ang constitutional basis na ginamit ng napilitang magbitiw si U.S. Vice President Spiro Agnew noong 1973 at inirang ni U.S. President Richard Nixon sa Republican House Minority Leader Gerald Ford bilang U.S. Vice President. Nang nagbitiw naman si Nixon noong 1974 at naging Pangulo, si Vice President Gerald Ford, hinirang naman ito si dating New York Governor Nelson Rockefeller bilang U.S. Vice President na nagsilbi hanggang 1977. Ito ang kauna-unahan sa kasaysayan ng Amerika na kung saan ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo ay hindi direktang naihalal ng sambayanan. Wala namang nagsilbing Vice President mula 1972 hanggang March 1986. Sa ilalim ng 1973 Constitution, ang kapangyarihan ng Pangulo ay mapupunta sa Executive Committee na pinamumunuan ng Prime Minister kung sakaling mamatay, magbitiw, matanggal at mawala ng kakayanan ang Pangulo. Ang 1973 Constitution ay nabago at binalik ang posisyon ng Vice President, ngunit walang nahalal at naupo na Vice President sa ilalim ng 1973 Constitution dahil inabot na ito ng EDSA Revolution. Maaari namang bigyan ng ibang papel o trabaho ang Vice-Presidente kung gugustuhin nito ng Pangulo at kung tatanggapin naman ng Vice-Presidente. Nagsilbi bilang Secretary of Public Instruction, Health and Public Welfare si Sergio Espina Sr. habang ito ay Vice-Presidente. Sina Vice-President Elpidio Quirino, Carlos Garcia, Emmanuel Pelaez, Salvador Laurel at Tito Ginguna ay nanungkulan naman bilang Foreign Affairs Secretaries habang sila ay Vice-President. Ang three-term Vice President na si Fernando Lopez ay naging Secretary ng Department of Agriculture and Natural Resources. Ganoon din si Noli de Castro, Jojo Binay at Vice President Lenny Robredo na nanungkulan naman bilang Housing Secretaries. Si Gloria Macapagal Arroyo bilang DSWD Secretary. Ang paghirang kay Erap Estrada bilang Chairman ng Presidential Anti-Crime Commission habang siya ay Vice President ay kaduda-duda. Marami ang naniniwala at ito rin ang ating pananaw na ang chairman ng Presidential Anti-Crime Commission ay hindi isang cabinet position. Tandaan na pinapayagan lamang ng konstitusyon na humawak ang Vice President ng ibang trabaho kung ito ay isang cabinet position. At kung ito ay hihirangin bilang cabinet secretary,
hindi na kailangan ang pagsang-ayon ng Commission on Appointment. Si Justado makapagal naman ang unang Vice President na nahalal na kung saan ang Pangulo na si Carlos Garcia ay membro ng ibang partido. Si Makapagal ay isang Liberal Party at si Pangulong Carlos Garcia ay Nationalista Party. Tinalo ni Makapagal ang pambato ng Nationalista Party sa pagka-Vice President na si Speaker Jose Laurel Jr. Si Makapagal lang din sa lahat ng naging Vice President ang hindi humawak ng ibang katungkulan o nahirang bilang Cabinet Secretary. Ito ay dahil marahil ang Pangulong Garcia at si Vice President Justado Makapagal ay nabibilang sa magkaiba at magkatunggaling partido. Ang katungkulan ng isang Bise-Presidente ay hindi lamang maging spare tire na halili bilang Pangulo. Higit pa dito ang mandato na ibinigay ng sambayanan nang ito ay hinihalal bilang Bise-Presidente. Katungkulan at moral obligations ng Vice President na tiyakin ang kapakanan ng sambayanan, na ang batas ay patas at tamang nagagamit at pinaiiral, na ang constitutional at statutory obligation ng gobyerno ay nagagampanan, na ang karapatan ng bawat isa ayon sa konstitusyon at batas ay nagagalang at naipapatupad. Katulad ng mga pangkaraniwang tao, katungkulan din ng Bise-Presidente na magsalita laban sa mga maling gawain ng gobyerno o mga opisyal nito. Ano ang masasabi mo sa videong ito? Mag-comment lamang at ating pag-usapan. At kung ikaw ay bago pa lamang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Paalam!